Patuloy pa rin ang pamamahagi ng tulong ng gobyerno para sa mga magsasaka at mangingisda na lubhang naapektuhan ng El Nino. Katunayan, umabot na sa 9 bilyong piso ang tulong na naipamahagi ng Department of Agriculture. Si Claisel Pardilla sa report. Lalo na sa 4.71 billion pesos na halaga ng tulong ang naipamahagi ng Department of Agriculture sa mga naapektuhan ng El Nino phenomenon. Kabilang sa mga naibigay ay pinansyal na ayuda, patubig, libreng binhi at alternatibong hanap buhay sa mga magsasaka at mangingisda. Kasabay ito ng isinasagawang distribusyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families. Umabot na sa 9.5 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura dahil sa epekto ng tagtuyot. Pinakaapektado ang mga magsasaka ng palay sa Mimaropa, Cagayan at Western Visayas. Sa kabila nito, nananatiling positibo ang DA na wala itong malaking epekto sa kabuuang produksyon ng palay. Ito na siguro yung mga huling papasok ng mga report and hopefully ay hindi pa rin ganun kalaki. Yung rice natin, nasa yung total area affected is 83,000. Yung totally damaged is 24. Still below yung aming expected na 150,000 hectares na total area to be affected by El Nino. Samantala, pinaiigding ng Department of Trade and Industry ang monitoring sa supply at presyo ng mga pangunahing bilihin sa harap ng banta ng La Nina. Muling bubuhayin ang Local Price Coordinating Council na tutulong sa pagbabantay sa mga tindahan, grocery at supermarket sa bansa. Babala ng DTI. Ngayon po, papaigtingin po natin ang efforts natin sa price monitoring. Ang mga hoarding at saka po any other acts of illegal price manipulation, yan po, huhulihin po yan ng ating DTI price monitors and sasampahan po sila ng karampatang kaso. Sinisikap din ang DTI na bumuo ng mga hakbang upang gawing abot-kaya ang presyo ng mga bilihin alinsunod sa nais ng Pangulo. 5 manufacturer ng processed meat products, gatas, tubig at instant noodles ang naghayag ng voluntary price freeze sa ahensya. Ibig sabihin, hindi gagalaw ang presyo ng kanilang produkto sa loob ng 60 araw. Inaasahan ding maglalabas ang bagong suggested retail price bulletin ang DTI sa mga pangunahing bilihin. Tutukuyin ito ang mga produktong nagpatupad ng shrinkflation. Bilang tulong po sa ating mga consumers, yung lalabas na SRP bulletin natin, meron na tayong ilalagay na unit cost ng mga bilihin. Ibig sabihin, makikita na natin magkano ang presyuhan ng bilihin per gram, per ml, per unit cost nila. Ito yung magiging mark natin para malaman natin yung mga nagtataas ng or hindi gumagalaw ang presyo pero binabawasan ng timbang. Mahalaga ang inilalabas sa price bulletin ng DTI bilang gabay at pamantay ng mga consumer sa mga binibiling produkto. Claisel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.